Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating papasadahan ang mga lumalagablab na balita ngayon sa pangdaigdigang Ahedrez. Update sa chess drama na naganap nitong nakaraan at pagkatapos nating pasadahan itong inilabas ng chess.com, isusunod naman natin ang balita kay Wesley Soh na ididepensa niya kasi ang sa pangalawang pagkakataon ang World Fischer Random Chess Championship. Tingnan na kagad natin itong inilabas ng chess.com. October 4 inilabas ito patungkol kay Hans Niemann Comprehensive Report di umano. Ayan, sabi dito, "We appreciate your patience over the last several weeks as we have been working on a comprehensive report on Hans Niemann and the events following Magnus' resignation in 2022 Singfield Cup. We know many of you have been eager to hear from chess.com and while there is more we want to research around the topic, we present to you this report on our findings so far." Ayan, and our report was first referenced by the Wall Street Journal article published on October 4, 2022. Ito kasing Wall Street Journal, mga kamatsas, ay matindi ito pag nag-publish ito, matindi. "We know that while we are answering some questions here, more questions will surface and we look forward to answering all of them soon," sabi ni Eric and Danny. Yan, mga big boss sa chess.com, CEO. Mabigat kasi ang ginawa ng chess.com kay Hans Niemann. The time na in-interview si Hans Niemann sa Singfield Cup after niyang talunin si world champion, kinabukasan niya tayo nung in-interview siya kasi nga nag-withdraw si Magnus, di ba? Tinanggal, ni-remove ng chess.com ang account ni Hans Niemann sa chess.com. Matapos sabihin ni Hans Niemann na 12 years old and 16 years old lang siya nag-cheat sa online sa chess.com tapos hindi na raw ginawa yon. Pero yun ang hindi nagustuhan ng chess.com, bakit ganun ang pagkakasabi, kaya ni-remove muna daw si Hans Niemann para maimbestigahang mabuti. Tinanggal muna yung account niya. Ayun, ito ngayon yung comprehensive study na ginawa ng chess.com kasi maraming nagtampo sa chess.com, bakit tinanggal nyo si Hans Niemann? Si Niemann, marami ring fans yan, di ba? All over the world. Bakit tinanggal lang ganun-ganun lang? Wala, anong basis nyo? Wala kayong basis. Ito ngayon, napasubo ang chess.com, ito po ang comprehensive study nila. Okay, so ito ay umabot ng 72 pages pero summarize na lang natin sa 20 pages lang kasi yung iba mga datos na lang . Alright, so chess.com current research and findings October 2022. Sabi dito, "We present evidence in this report that Hans likely cheated online much more than his public statement suggest." Ayun yung interview niya nga, no? "And however, while Hans Niemann has had a record setting and remarkable rise in rating and strength." Ang bilis kasi, humarurot ang performance ni Niemann . "In our view, there is a lack of concrete statistical evidence that he cheated in his game with Magnus or in any other over the board." Ayun. So, dito ay sinasaad naman na kulang ang ebidensya sa on the board. Alright, kasi ito patungkol lang naman sa online ito . "We never pressured by Magnus or his team whatsoever to remove Hans from chess.com or revoke his invitation to the chess.com Global Championship, CGC. Nor did we communicate with Magnus regarding our decisions on these issues before we made them. In fact, Magnus did not even know we are going to remove Hans until Hans went public with our private correspondence." Ayun, kasi baka mamaya isipin daw ng publiko na si Magnus ay may kinalaman na parang sinulsulan ang chess.com na tanggalin nyo si Hans Niemann. Wala, hindi raw po sinabi yun. Kumbaga, sariling kilos ito ng chess.com. So, dito, isinaad dito na ang mission ng chess.com ay para daw makapag-produce ng quality talaga na servisyo, no? Products, contents, and events. Yan po ang mission ng chess.com. At patuloy daw nilang ipagpapatuloy iyon, no? Ayaw talaga nilang mabutasan ng parang ganun-ganun lang kasi yung pagkaka-remove nila kay Niemann ay tinamaan talaga sila doon ng maraming fans, no? Especially kay Niemann side. So ito po, timeline of events. Ito yung kaya sila nagkaroon ng comprehensive report kasi dahil dito, no? September 4, again review natin, Magnus Carlsen, white pieces, and Hans Niemann, black pieces, play a game at the Singfield Cup in St. Louis in which Hans wins. Hans give a post-game interview.
Yun, doon nagsimula yan eh. Doon nasaktan ng chess.com sa sinabi ni Hans Niemann patungkol sa chess.com. Nabanggit kasi ni Hans Niemann eh. September 5, 2022, ang sabi dito, Magnus tweets his withdrawal from the event, linking to a video clip in which a soccer manager can be heard saying, "I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble." Ayun. O, diba? Alam niyo na po yan eh. Chess.com emails Hans privately to let him know that his account had been discreetly closed and his investigation to the CGC had been withdrawn. A copy of this email is attached as Exhibit A. If White has historically been chess.com generally policy to handle account suspicions, closures, and investigations for title players such as Hans in a public manner. Yan po, September 5 naganap yan. Ano? And September 6, Hans publicly addressed his ban by chess.com. Ayun, in-address na, no? And stating that although he cheated a few years ago when he was 12 and 16 years old, he has never cheated in the tournament with prize money when I was streaming or in real game. Yan ang pagkakasabi ni Hans Niemann. O, talagang grabe, no? Documented na ginawa ng chess.com, ano? September 8, Chess.com sends Hans a letter personally laying out the reasons for the decisions to revoke his status on Chess.com and to disinvite him to the CGC, a copy of which is attached as Exhibit B. Ayun, ang dami nilang mga attach-attach dito eh, sa ginawa nila eh. So, Chess.com responds to Hans' public comments via tweet, see below in image 1, and ito po yun. Ayun, no? Antindi ng chess.com, naglabas talaga ng kanilang lahat, ni inilatag dito. September 27, Magnus releases a public statement explaining his unprecedented professional decision to withdraw from the Singfield Cup. He indicates that he believes that Niemann has cheated more and more recently and he has publicly admitted. Ayun. Itong kailan lang, 'di ba, yung nilabas ni Magnus na nandaya raw ng marami si Niemann at ayaw na nga niyang makalaban itong si Niemann eh. Sa lahat ng tournaments na pwede niya makatapat, ayaw niya. So, yan ang sinabi ni Magnus. Ayan, ito po, no? The basis of our decision to remove Hans from chess.com and withdraw his CGC invitation. So, ito po yung basis nila. Did Magnus tell us to close Hans' account on chess.com and revoke his invite to the CGC? O, ang sagot nila, no. Baka kasi isipin nga ng public na may sinabi yata si Magnus sa chess.com na i-remove ito, ganyan. Eh, di ba nga po si Magnus eh, ano na to eh, nakuha na ng chess.com ito eh. Before chess24 ito eh. Ayaw pumasok sa chess.com ngayon at sa chess.com nakikijoy na siya. At kita naman natin sa mga title Tuesday, di ba, naglalaro na si World Champion. Dati parang bawal eh, hanggang chess24 lang siya eh. So baka mamaya isipin, eh, nakijoy na sa inyo si Magnus before eh. Tapos ngayon, sumabog ang chess drama na yan, baka mamaya diniktahan kayo ni Magnus. Como world champion, eh, sinusundan nyo yung simpatsya kay Magnus. Diba? Eh, hindi naman daw po ganun, pinapaliwanag ng chess.com. Sabi naman dito, does chess.com believe that Hans cheated in his September 4, 2022 over the board OTB game against Magnus at the Singfield Cup? And more generally, do we believe that Hans has cheated in the other OTB games? Oh, eh, ang sagot dito, despite the public speculation on these questions, in our view, there is no direct evidence. Oh, yan naman ang sinabi dito eh. Okay, marami pang sinulat dito pero yun lang po yung sinasabi ko sa inyo, yung pinakatumbok talaga. So, lack of evidence pa when it comes to OTB. Okay? At sabi dito, if chess.com was not certain that Hans cheated at the Singfield Cup, why did we take steps to revoke his invitation to the CGC and close his chess.com account in the wake of his match with Magnus? O, dito, sabi, we base this decision on several factors. First, as detailed in this report, Hans admitted to cheating chess games on our site as recently as 2020. Kumbaga dito, wala silang pakialam dun sa nangyaring OTB. Ang point lang dito ng chess.com, yung binanggit ni Hans Niemann sa chess.com na siya ay nandaya lang noong 12 years old, tapos noong 16 years old lang. Kumbaga, pinamamalian yun ng chess.com na
Hindi ganoon, Hans Timan. Parang ganoon eh. So doon nagsimula, kumbaga yun ang pinakadahilan talaga, basis kung bakit ni-remove si Hans Timan sa chess.com. So parang kumbaga hindi konkreto yun eh. So tinanggal siya. At yun, hanggang sa... Pero meron pa rin namang public sila, no, na meron pa rin naman silang open communication kay Hans Niemann na para mailahad yung status na ano yung pinanghahawakan nila, bakit tinanggal si Hans Niemann. Siyempre, kung kayo sa upuan ni Hans Niemann, eh, magrereklamo ka, ba't niyo ako tinanggal lang ganun-ganun lang? O, diba? So, pero ang pinapaliwanag ng chess.com, for the meantime, alisin muna yan dito sa chess.com, imbestigahan muna kung tama ang sinabi ni Hans Niemann dun sa interview. Ayun, nagsalita kasi si Hans Niemann regarding dun sa chess.com. No, eh kaya naman sinabi ni Hans Niemann 'yon, mga kamachas, eh kasi nga eh idiniin naman na eh nag-cheat ka na sa online before eh. 'Yon, yung online na 'yon, chess.com kasi ang tinutukoy doon. Kaya eh nabanggit ni Hans Niemann yung chess.com. Nabasa ngayon ng or napanood ng chess.com 'yon. Ito na ngayon, kaya 'yun ang dahilan bakit siya ni-remove sa chess.com. Sabi dito, Hans cheating on chess.com. Ayan, no? Ito yun, no? Isinulat yung mga sinabi ni Niemann. Other than when I was 12 years old, I have never, ever, ever, and I would never do that. That is the worst thing that I could ever do. Cheat in tournament with prize money. Ayun. And ito pa yung isa. Never when I was streaming did I cheat. Ayan. Ito pa yung isa na sinabi ni Hans Niemann. Keep in mind, I was 16 years old. I never wanted to hurt anyone. These were random games. I would never could even fathom doing it in a real game. Ayun po. So, yan ang pagkakasabi ni Hans Niemann. Pero dito, inilahad dito sa table 1 na ito yung mga nilaruan ni Hans Niemann na mayroong datos ang chess.com. Ayan, dami niya, no? Nanandaya daw si Niemann sa mga nilaruan niya na ito. Ito po yan. Ayan, sabi dito, overall, we have found that Hans has likely cheated in more than 100 online chess games, including several prize money events. He was already 17 when he likely cheated in some of these matches and games. He was also streaming in 25 of these games. Ibig sabihin, kinukontra talaga ng chess.com yung sinabi ni Hans Niemann na hindi raw siya nandaya sa habang nag-i-stream siya, hindi siya nandaya. No? Na yun ang pagkakasabi ni Hans Niemann eh. Pero dito pinatutunayan or dinidiin talaga ng chess.com na kahit na naka-live streaming si Hans Niemann, eh nandaya siya sa mga games na ginawa na yun. No? Grabe ah, tindi ah. Ito pala yung mga datos nila, no? Okay, ito naman sa how cheat detection works. Yan, papaano ba ang ginagawa ng chess.com para ma-detect nila yung mga cheating-cheating. Okay, kasi napapaisip tayo, paano nila na-detect? Anong basis nila? Ito po, no? Comparing the moves made to engine recommended moves. Kinukumpara nila yan. Pangalawa, removing some moves, opening some endgame. Ayun. Yun ang hindi ko alam po ano yung paano nila nire-remove yun. Pangatlo, focusing on key critical moves, yung mga critical positions, gaanong kabilis na gawa at gaanong katindi yung response sa critical positions na pero accurate ang ginawa. Yan. And discussing with a panel of trained analysts and strong players. Meron silang team. Ang chess.com ay may team ng trained analysts and strong players. Number 5, comparing players' past performance and known strength profile. Okay, so medyo kahina-hinala yung halimbawa, medyo mahina ka tapos biglang puputok ang lakas ng tirada mo na parang pangmamaw talaga, pang super GM, yan, basis din nila yan. And comparing a player's performance to performances of comparable peers. Ayun, meron silang mga comparison na ganun-ganun, ano? And sunod, looking at the statistical significance of the results. Example, 1 in 1,000,000 chance of happening naturally. Meron palang ganun-ganun ito, no? Ngayon ko lang nalaman yung mga basis nila, no? And looking at if there are behavioral factors at play. Example, browser behavior. Ayun, meron silang detection sa browser behavior.
no? Meron silang nadidetect na ganun. Ayun ang matindi. Nasa kanilang timpla na yon or program nila kung paano nila makuha yon. Reviewing time usage when compared to difficulty of the moves on the board. Ayun. Baka kasi nakuha lang yung malakas sa tira in 2 seconds, in 1 second, in 3 seconds, or even 5 seconds. Tapos, napaka-accurate ng ginawa. Sa kabila ng napaka-critical lang position, yan, dyan sila naghihinala. So, yan po ang mga basis ng chess.com na isinaad nila dito, how cheat detection works. Tapos, ito po, ipinakita nila na maraming mga grandmasters ang ano talaga. Ayun, anonymous confessed GM. Nag-confess naman na talagang inamin na nandaya talaga. Nag-confess online. Ayan, ang dami, oh. Anonymous, hindi na lang pinangalanan para hindi masira ang karangalan ng mga GMs na nag-confess. Dami niyan. At isa dito, pinangalanan si Hans Niemann. O, diba? Sa dami ng mga GMs. Even grandmasters, even super GMs, mga kamatsas. Kasi baka iniisip kasi ng mga iba, GM ako eh. Hindi na ako paghihinalaan yan. O, eh, GM ako eh. Kaso, kahit GM, diba? Eh, sobrang accurate ang bibitawan mong tira. Hindi po uubra sa chess.com yun. Meron talaga silang pinaka-matrix niya na papasukan tapos i-compare yung last performance mo. Kahit na GM ka pa. So, hindi uubra dito eh. Meron silang ganon. Pinag-aralan talaga nila bawat sulok ng mga cheat-cheat na yan para ma-detect. Okay. In conclusion, ito na po yung conclusion nila, no? After Hans beat Magnus and Magnus withdrew from the Singfield Cup, we remove Hans from chess.com upcoming GCC and withdrew his access to the site until we could conduct further review. Ayan po. So, and while Magnus' actions prompted us to reassess the situation, Magnus did not talk with us in advance about our decisions or ask for or directly influence those decisions at all. So, ibig sabihin, wala pong kinalaman ang ginawang pagkilos ng chess.com at kay Magnus. Walang ano dito, walang participation si Magnus dito sa chess.com. Nililiwanag po ng chess.com ayon sa kanilang sinasabi dito. However, given the circumstances which included a player who had a significantly and admitted history of cheating, the world chess champion making the loudest statement in chess history. Ayun, syempre, pag nagsalita ang world chess champion, putok talaga lagi sa buong mundo yan. Eh, world champion yan eh. Talagang tinitignan ng buong mundo yan eh. Ng chess community sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya, ayun. So, dito pinapalabas lang po sa conclusion nila na wag nilang idamay si Magnus Carlsen. Baka mamaya na-impluensyahan lang daw. May communication ng chess.com kay Magnus regarding sa ginawa nila. Wala po. Yan ang pagkakasabi dito ni Eric, Danny, and the Fair Play team ng chess.com. At mabalita ko na rin sa inyo, ito po, si ito kay Wesley. Wesley So set to defend his Fischer Random title. Ayan po, napakalapit no. Wesley So already knows that complete list of players who will challenge him for the Fischer Random World title. Kasi nga po, si Wesley ang world, nasa kanyang title ng World Fischer Random eh. Yung mga nakaraan po, labanan yun ng mga top players. No, parang kinukonsider nila na talagang Fischer Random World Championship. Pero ito po talaga ang pinaka-official na gaganapin sa Reykjavik sa October 25 to 30. Ayan. With a prize fund of $400,000. This is the second edition of the FIDE World Fischer Random Championship as a discipline officially recognized by the International Chess Federation in 2019. Ayan, sabi dito ni Wesley, I am so excited to be competing in Fischer Random again. And in Iceland, ayan, it couldn't be more special than to compete in the particular place defending my title against the best players in the world to play in Reykjavik. 50 years after the match between Fischer and Spassky gives it a historical perspective that cannot be matched, commented Wesley So. Ayan. Ano pa man, sana ay makuha ulit ni Wesley ang kanyang kampyonato dito sa pang buong mundo. Tatapatan ba siya ni world champion Magnus Carlsen dito? O nung nakaraan, laglag si Magnus eh, di ba? Ayun. Runner-up lang si Magnus dito nakaraan eh. Pero silang dalawa ang nagharap. Yun nga lang, gulpi sarado kay Wesley, mga kamatya, si world champion. Kaya si Wesley ang tinanghal na world champion ng Fischer Random 2019.
Ayun. So, itong mga nakaraan lang po, mga ano lang yun, kumbaga mga invitational lang yun eh. Pero tinuturing ng iba, nababasa ko na Fischer Random World Championship na rin. Pero iba talaga yung ano talaga, official talaga. Ito, gaganapin sa Iceland. So, yan ang abangan natin. Yan po ang mga maiinit at nagbabagang balita na kalalabas lang. So, sana ay na-inform kayo, na-update kayo sa mga ganitong balita. At pag may mga lumabas pang maiinit, ay narito po si Coach Kamachas IM Nava para maihatid sa inyo. Okay, maraming salamat po. At muli, naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At click nyo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganon din sa ating Facebook page Kamachas, official website Kamachas, mag-join and mag-follow. At sa ating Kamachas Band Facebook page, mag-follow na rin kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.